Magandang umaga! May kilala ba kayo ng mga naging alagad ng sining pagdating sa musika? Ang mga nagpapaalala sa atin ng nakaraan sa ating kasalukuyan? Sila ang mga tanyag at mga naging inspirasyon ng musika nating mga Pilipino. Talakayin naman natin ngayon ang First Lady of the Philippine Music na si Lucrecia Roses Casilag o tinatawag na Tita King. Sino nga ba si Lucrecia Casilag? Siya ay pinanganak noong August 31 at katutubong San Fernando, La Union. Bata pa lamang siya ay naturuan na silang magkakapatid ng kanilang ina na si Asuncion Roses na mag-aral ng kaunting instrumento at mapamahal sa musika. Sila ay mayroong grupo ng kanyang mga kapatid at ng kanyang ina na tinawag noon na Casilag Rondalla at siya ang nakatoka sa banduria. Hindi lamang magaling sa larangan ng musika si Tita King kundi pati rin sa kanyang akademya. Siya ay nagtapos bilang isang valedictorian sa Paco Elementary School at nag-high school naman sa Philippine Women's University o PWU. Nanguha siya rito ng Bachelor of Arts degree in English at nagtapos bilang isang cum laude. Sa kabila ng lahat ng kanyang mga nakamit, bilang isang magaling na estudyante, hindi niya pinabayaan ang pagmamahal niya sa musika. Bukod sa pag-aaral niya ng piano o pagkakaroon ng piano lesson sa ilalim ng supervision ni Concha Cuervo at Pura Lacson Villanueva, siya ay kumuha pa rin ng diploma course in music teaching sa St. Scholastica at nag-enroll ng bachelor's degree in music sa PWU at nagpatuloy mag-aral sa Eastman School of Music, University of Rochester sa New York. Nang siya ay mahubog at matapos makapag-aral, siya ay nagturo sa ilang mga kolehiyo at universidad. Ang mga ito ay ang St. Scholastica's College, Assumption College, University of the Philippines College of Music, at Philippine Women's University, kung saan naging Dean of College Music and Fine Arts siya rito simula 1953 hanggang 1977. Siya rin ay naging President ng Cultural Center of the Philippines sa panahon ni Marcos at naging espesyal na consultant naman ng Administrasyong Aquino. Naging malaking bahagi din siya ng mga iba't ibang prestigyosong grupo tulad ng League of Filipino Composers, National Music Council of the Philippines, Regional Music Commission of Southeast Asia, Philippine Society for Music Education, Asian Composers League, National Music Competition of Young Artists Foundation, Cultural Center of the Philippines. Kaya naman siya ay nagamit ng mga parangal tulad ng International Recognition as Musical Director of the Bayanihan Dance Company. At dahil sa kanyang pagtulong sa pagpapayaman ng industriya ng Pilipino sa musika, siya ay naging isang National Artist Awardee for Music 1989. Nakapagsulat siya ng mahigit 200 na composition. Ang ilan ay mga folk songs, opera, at orchestral works. Ang mga sumusunod ay ilan lamang sa kanyang mga composition. Divertissement for Piano and Orchestra, Sisa, Sonata Oriental, Prelude Etnica and Toccata, Ang Tagak Waltz and Lamentoso, isang guro, composer at performer, siya ay nakilala sa pag-i-incorporate ng indigenous Filipino music sa Western influences na naging daan at inspiration ng mga musikerong Pilipino na subukan at pag-eksperimentuhan pa ang ating musika. Siya rin ay isang pioneer ng isang research patungkol sa Filipino ethnic dances and culture. Siya ay namatay noong August 16, 2008. Grabe, no? Nakakabilib ang pagmamahal ni Tita King sa musika at kultura ng Pilipino. Sana may natutunan kayo sa aming munting impormasyon patungkol sa kanya. Hanggang sa muli! Paalam!